Hello, mga kakandiman! Since nasa lockdown pa rin tayo, tapos medyo bumabagyo-bagyo ngayon dito sa probinsya, so naisipan namin na bakit hindi tayo gumawa ng kimchi na pamprobinsya. So, meron na tayong mga ingredient dito, like this, kagaya nito, luya, tapos meron tayong carrot, meron tayong leeks, meron tayong labanos, tapos meron tayong bagyo, pechay bagyo. Hiniwa-hiwa na namin kanina, tapos pinigana namin sa asin. So, gagawin na lang namin ngayon itong mga ingredient. Tapos mamaya, medyo patutuyuin lang natin ito, tapos imimix natin lahat. Okay? So, umpisa na natin ang pagbabalat. Yan. Yan. Balatan na natin ang carrots. Hindi ako gumamit ng kutsilyo sa radis kasi mas magandang gamitin ito. Mas mabilis at saka mas malinis. Okay, yan. Pero ang finished product nito hindi pa ngayon. Kasi kailangan pwede pang kainin ito after 3 days. Kasi kailangan umasim siya. So, iimbak pa natin ng 3 days. Pero hindi sa rep, syempre. Iimbak natin sa kusina lang. Yan. So, pagkatapos nito, ihiwain ko na ito. Okay? Okay, ito na yung chili powder. Itong chili powder naman, ito ang importante dito kasi kailangan pag kinain mo ang kimchi, dapat may anghang, dapat may kick dahil yun ang talagang ano niya, yun ang talagang bali lasa niya. Okay? Pupunta tayo ngayon sa paggayat ng luya. Dati ang ginagawa namin sa luya, pinipiga namin yung katas lang yung nilalagay namin. Pero nung maisip ko, pwede palang gayatin ng maliliit lang para medyo pag kinain mo, nakakagat mo pati yung luyang maliit, masarap yun. Maramdaman mo yung sarap niya, okay? Ganito pag gayat nito. Yan. Medyo marami-rami na. Tuloy-tuloy lang paghiwa. Tapos, ito yung sinasabi ko na dapat ganyan kaliit. Ganyan kapino. Yan. Kita nyo yan. Tapos, ipinuyin pa natin yan. Sa ganito kasi, sa ganitong paggawa kasi walang masasayang sa luya. Kasi dati tinatapon ko lang yung pinagpigaan. Pero ngayon, gagamitin natin lahat ng buo-buo. Okay? So, ganun din. Iba naman ang pag-cut natin pagdating dito sa radish. Yung radish naman dapat pahaba. Okay? Nakita nyo yung radish. Ganyan, ganyan ilalagay natin. Okay. Tapos sa carrots, ganun din. Ganun din. So, pag natapos na lahat nito, pagtapos na lahat ng ingredient, kasama na itong leek, pag-ahalu-haluin lang, pagtuyo na yung ating pechay bagyo. Tapos si mix lang, lagyan ng asin. Tapos pwede na nating i-imbak hanggang 3 days. Okay, so, tutuloy ko lang ang paggayat nitong mga gulay na ilalagay natin. Taas na natin itong pechay bagyo. Tapos, pagkatapos malagyan ng asin, pipigayin natin para yung katas mawala.
Tapos yung asin eh didikit sa gulay mismo, okay? Ganyan. Alright? Ganyan. Kaya ako pinipiga ito para yung tubig ng gulay eh mapiga talaga. Para pag nilagyan natin ng mga ibang ingredient, yung imbes na tubig ang nalalasahan, yung ibang ingredient ang papasok dyan. So yun na malalasahan natin. Kung nakikita nyo, oh, yung tubig, nagtutubig siya dyan. Yan ang tinatanggal natin. So at nakikita nyo rin, dahil dun sa asin, ang gulay eh, medyo nalalanta na ng konti. Yan. Okay. Nakikita niya si Mama ngayon, pinipiga niya yung ano para yung para makatas ng gusto yung pechay bagyo. Nandun na rin ang link. Naka-ready na rin. Pero ako, itong garlic ngayon ang tinatrabaho ko. Kasi importante ang garlic dito kasi alam nyo, ang garlic eh may kasamang antibiotic to eh. So hindi ka lang kumakain ng kimchi at the same time nang gagamot ka pa. Okay. Ah, masarap ito pag manyo. May pagmamahal. Oh, yes. No. At least nagluluto ka na, gumagawa ka na, tapos na medyo nalilibang ka pa. Dahil alam niyo naman ang... Ayan, kung napansin nyo, si Mama nagpiprepare na siya na nalagyan kasi halos patapos na kami. So ang ginagawa ko ngayon, tinudurog ko na itong bawang. Bagay ang garlic kasi sa kimchi. So lahat ng gusto naming ingredient ni Mama nilagay namin dito. So ready to mix na ito ngayon, imi-mix lang tapos isasalin na namin ito. Ito bale din-drain namin ng isang oras bago namin ilagay dito. So ilalagay na natin ngayon. Okay. Masarap din. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, imi-mix lang natin yung ating ingredient. Okay? Hindi naman siya. Yan, para. Sige. Parang sarap, no? Sarap ko. Naamoy-amoy ko na. Okay? Eto, tingnan mo ang kulay. Ang ganda, oh. Diba? Ayan ang ano niya. May green. Kulay nito, Ma? Orange. May orange. Kasi masarap itong carrots para dito. Tsaka hindi lang yun, nag-a-add ng color sa ating food. So, pag nakita mo, gaganaan kang kumain dahil maganda ang kulay. Masarap tingnan, dapat dalawa kami. Ito, gagawin namin ito. Made out of love. Maamoy na, no? Bango! Wow! So bango. See? Final natin ngayon, final ingredient natin, itong chili powder. Chili powder. Okay?
Pero gagawin ko dito, maglalagay ako ng plastic sa kamay. Kasi mahap dito pag wala kang, kasi sa probinsya, mahirap naman maghanap ng gloves, di ba? Lalo na ngayon, may pandemic tayo, hirap, pahirapan bumili ng gloves. So, ang ginawa ko na lang, ito na lang gagamitin ko. Okay? Sige lahat. Again. Delisima. Yan, pulang-pula na siya. Yan. So, hahaluin natin siya ulit ngayon. Ito na siya. Ito na kasi ba? Wow, ganda ng kulay. Okay, ito na po yung finished product namin. Kung nagustuhan niyo po ang aming vlog ngayon, all you have to do is subscribe and ring the bell below para lahat ng aming vlog ma-notify kayo parati. Thank you very much for watching and see you next vlog. Bye-bye. Bye-bye. Okay.